Magandang gabi, Akainyang. Hindi lingit sa ating mga kababayan ang kasikatan ni Idol Raffy Tulfo bilang nag-iisang action man at tagapagtanggol ng mga inaapi. Kaya't naman, maraming nagujok na siya ay tatakbo sa nalalapit na 2022 national election. Ano nga ba ang kanyang saloobin tungkol dito? Ating panoorin ang pakikipanayam o short interview ni Karen Davila. Pasok! I can't resist this. Mataas ka sa survey sa Senate. And then nakita later ko on, number 2. Meron pang number 3. So ang tanong, pinag-iisipan mo ba or tatakbo ka ba sa Senado talaga in 2022? Ganito yun. Maraming kumakausap sa akin na iba't ibang partido na to join them na maging senador nila kasama nila. So, ang sinasabi ko naman sa kanila, siyempre, ikaw si Karen at ako si Raffy. Sabi ko sa kanila, wala pa sa isip ko yan. Pero kung sakali dumating yung time na kailangan ko talagang tumakbo na dahil out of frustration because hindi nagagawa yung mga dapat kinagawa para sa akin dahil nakikita ko noon sa programa ko, ang dami pupunta everyday, then I might consider. At 3 months to go na lang bago mag-declare. Well, ngayon, okay pa naman ako. Maayos pa naman yung sweldo ko sa TV5. Maayos naman trato sa akin ng TV5. Nang Signal, actually. Maganda yung compensation package. Maganda yung mga endorsement ko. So, happy ako eh. What will make you run? Honestly? Yes, honestly. Pag nagkaroon siguro ng maraming clamor, pag yung mga subscribers ko na pinupush ako, sinasabi sa akin, sige na, Raffy, tumakbo ka na. Pag hindi ka tumakbo, hindi na ako maging subscriber mo. Kaya nga naka-base talaga sa subscribers ko, sa mga followers ko, yung desisyon ko. Kung wala yung mga subscribers ko, kung wala yung mga listeners ko, viewers ko, wala ako eh. I'm nobody. Really. Sila naman talaga ang nag-base sa akin, nagbigay ng mukha, nagbigay ng pangalan sa akin. Kung wala sila, wala talaga ako. Kaya nga ayaw ito din. So pag sinabi ng subscribers mo, tumakbo ka, tatakbo ka? Of course. Kapag tumakbo ka, kanino ka tatakbo under? Ako, magaling manghuli ha. At yan ang naglalagablab ng Banlieue.